Sa ginanap na Rock and Roll Hall of Fame induction ng Journey noong April 2017, nabigyan ng parangal ang bawat miyembro ng banda. Kasama sa mga dumalo ay ang dalawang naging bokalista ng Journey na si Greg Rolie at si Steve Perry. Pero habang tumatanggap ang mga ito ng parangal, inasa likod naman ng stage ang kasalukuyang bokalista ng banda na ating kababayan na si Arnel Pineda. Hindi ito kasali sa naparangalan, pero buong suporta itong dumalo at kumanta pa para sa selebrasyon ng pinakahihintay na araw na yon ng buong banda. Pero bakit nga ba hindi isinali si Arnel Pineda sa naturang parangal? Ano ang pinagbasehan? Totoo bang na-snub ang kababayan natin? Kung mahilig ka sa mga ganitong paksa, inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Mas ipapaabot ko ang taus-pusong pasasalamat kung mag-iiwan ka ng matamis na like dito sa ating video. Maraming salamat mga Ludes. Bago ang lahat, para mas maunawaan natin, kaunting history muna tayo. Ang Rock and Roll Hall of Fame Foundation ay itinatag noong April 1983 at napili nila ang Cleveland bilang kanilang tahanan noong 1986. Kilala din ito sa tawag na Rock Hall, isang museum at isang Hall of Fame. Sila ang nangangasiwa sa history ng rock music. Mga artists, producers, engineers at ilang personalidad na nakapag-ambag sa development ng rock music. Kaya naman ang mapabilang sa mabibigyan ng parangal na ito ay napakalaking bagay para sa mga legendary bands katulad ng Journey. Makahanay mo ba naman ang mga mabibigat na pangalan gaya nina Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stone at iba pa, ay talagang isa itong parangal na kukumpleto sa maningning na karera ng isang banda o manganganta. At dahil hindi kasama ang kababayan nating si Arnel Pineda sa lista na mabibigyan ng parangal, marami tuloy ang nagtatanong, bakit? Ano ang dahilan? Siya na ang pinakamatagal na bokalista ng banda noong time na yon, pero bakit hindi siya isinali? Pinangunahan ang mga katanungang ito ng bandang Journey mismo, lalong-lalo na ang kanilang keyboardist na si Jonathan Kane na nag-voice out talaga para piliting maisali si Arnel Pineda sa lista ng mabibigyan ng parangal. Ayon kay Jonathan Kane, hindi ito patas para sa kababayan nating si Arnel Pineda dahil ayon sa kanya, si Arnel na ang pinakamatagal nilang lead vocalist. Kung wala umano si Arnel, ay marahil ay wala na rin ang bandang Journey ngayon. Never umanong iniwanan ni Arnel ang banda mula nung maging lead singer siya nito noong 2007. Hindi ito tumalikod sa banda kahit minsan. Sa kabila ng sobrang hirap ng pagiging frontman ng banda, lagi umano itong nasa banda nang walang kahit anong excuses para lang makapagpahinga. At yun umano ang patunay na deserve din ni Arnel ang mapasama sa napaka-espesyal na araw na yon. Idinagdag pa nito na mag-aapila ang Journey at susubukan ang lahat para sa kanilang kasalukuyang lead singer. Pero katulad nga ng nangyari, sa huli eh hindi pa rin nakasali ang kabayan natin. So mapapatanong na lang tayo, ano ba talaga ang basihan sa pagpili? Ayon sa Rock and Roll Hall of Fame Foundation, ang kriteriya sa pagpili ay una, ang mga artist umano ay dapat na nakapag-release ng kanilang first record na hindi bababa sa 25 years. At pangalawa, dapat umanong ang nagawang kanta ay nakapagbigay ng malaking impact at impluensya sa mundo ng rock music. So sa case ng Journey o ng mga banda, hindi importante kung kasali ka sa pagsusulat ng kanta. Ang titingnan doon ay parte ka ng bandang nakapagpasikat ng kanta na yon. Kaya ang nangyari ay ang mapaparangalan lang sa Journey ay yung mga miyembro ng golden days nila kung saan sila nakapag-record ng mga sumikat nilang awitin. Katunayan, hindi nag-iisa si Arnel sa hindi nakasali. Hindi din kasali si Dean Castronovo na 17 years ng drummer ng Journey nung ganapin ang parangal na yon. At andyan din si George Stickner na isa sa founder at kasali sa pagsulat at pag-perform sa tatlong album ng banda. Kaya medyo maintriga itong parangal na to. Kasi kung matatandaan natin, kasama si George Stickner ng Journey noong parangalan sila sa Hollywood Walk of Fame. Pero sa Rock and Roll Hall of Fame, hindi ito isinali. At sa parte naman ni Arnel at saka ni Den, kung sasabihin mo sa akin na malino naman dahil wala pa silang 25 years sa banda, eh maguguluhan ka din dito. Kasi kung sisilip tayo sa ibang banda na naparangalan, katulad ng bandang Pearl Jam, kung saan
isa lang ito sa mga pagpapasya ng pamunuan ng Hall of Fame na umani ng batikos sa Pearl Jam, kasali sa naparangalan sa kanila ang kanilang drummer na si Matt Cameron na 20 years lang din na drummer ng naturang banda. Napakarami ng bumabatikos sa mga pagpapasya ng kriteriya ng Rock and Roll Hall of Fame. Katunayan, ang pinakamalaking reklamo sa pagpili ng isinasali sa Hall of Fame ay ang katotohanan na ang mga taong nasa likod ng pagkontrol sa nomination process ay hindi naman talaga mga musikero, tulad ng mga founders nito na sina John Wenner at Susan Evans at manunulat na si Dave Marsh na silang nasa likod ng mga pagpapasya. Ang nangyayari umano ay mas nagbabase ang pagpili depende sa opinyon ng mga ito at hindi sa opinyon ng publiko. Pero ganun pa man, eh hindi naman ito sobrang big deal sa ating kababayan. Tanggap nito na ang parangal ay para lang sa mga original members ng Journey. Total, kung mayroon mang masaya sa gabing yon, ay isa na si Arnel sa pinakamasayang tao sa mga oras na yon, dahil sa wakas ay nakita niya at nayakap ang kanyang hero at super idol na si Steve Perry. At sa napaka-importanteng speech nito sa pagtanggap ng kanyang parangal, isa si Arnel Pineda sa binanggit, at sa harap ng libu-libong tao na nanonood ay tila ba opisyal na ipinasa ni Steve Perry ang baton sa ating kababayan na si Arnel Pineda. Ayon kay Arnel, isa ito sa napakasayang araw sa buong buhay niya na hinintay niya ng 35 years para makita man lang ang kanyang iniidolo. Ayaw pa umanong pumunta ni Arnel sa naturang parangal bilang pagbibigay ng respeto kay Steve Perry dahil kailangang tumugtog ang banda sa araw na yon. Marapat lang umano na si Steve Perry ang kumanta doon, ayon kay Arnel. Pero hindi lang si Arnel ang gustong magbigay ng respeto, kundi maging si Steve Perry. Hiniling nito na si Arnel na ang kumanta sa isa sa pinaka-importanteng araw ng banda dahil ayon sa kanya ay mahabang panahon na siyang wala sa Journey. Gig umano ito ni Arnel. Ayon kay Steve Perry, si Arnel ang nararapat na kumanta sa araw na yon dahil si Arnel ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang banda. Sa araw ng Rock and Roll Hall of Fame induction natin nakita ang respeto ng dalawang mahusay na naging lead singer ng Journey sa isa't isa. Respeto na dapat ay tutuldok na sa napaka-toxic na comparison ng mga fans sa dalawang mga awit. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang awayan, bangayan at pagtatanggol sa kanya-kanyang mga idolo. Napakarami pa rin ang hindi matanggap si Arnel Pineda kahit alam naman nila ang katotohanan na halos 15 taon na ito sa Journey. At syempre, napakarami din naman na nagtatanggol sa ating kababayan, mga rumirespeto na tunay na fans ng banda at mga kabataan na nakilala lang ang Journey dahil sa isang Arnel Pineda. Kahit anumang mangyari, pilit man nilang hilahin pababa ang ating kababayan, eh hinding-hindi na nila mabubura ang pangalan ni Arnel Pineda sa history ng banda. Kung walang Arnel Pineda, maaaring buhay pa nga ang awitin ng Journey, pero sigurado wala nang may pakaalam kung sino bang banda ang kumanta ng mga ito. Si Arnel Pineda ang nagpakilala ng Journey sa bagong henerasyon, ang patuloy na pumapasan halos gabi-gabi ng legacy ng banda. Hindi man siya nakasama sa pinag-usapan nating parangal, eh bilang isang fan ay umaasa pa rin ako na makakasali si Arnel Pineda sa Rock and Roll Hall of Fame balang araw. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, inaanyayahan kita mag-subscribe at i-like ang videong ito para suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo sa sunod nating upload. At kung mayroon ka pang oras ngayon, inaanyayahan kitang panoorin din ang iba nating video na tungkol sa ating kababayan na si Arnel Pineda. Babush!